Radiant TV back. Dire team back. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Radiant team back. Coming. Dire team back. Radiant team back. Team pick. Ten seconds remaining. Radiant remaining pick. Grimstroke. Ten seconds remaining. Ayun, we are live right now. Nako. So tapos na yung sa TI9 qualifiers yung mga regional. At before that, mga sir, meron tayong league dito sa Kuya Nick na channel. Ero yung Lupon Female League Season 3 na tayo, guys. At dito magra-round robin muna tayo. 5 teams po yan lahat. And then isa lang ang mawawala. So 4 ang matitira. And then, ayun, mag-ano na agad tayo sa playoff. Pero ngayon, magkakaroon sila ng round robin. So, una natin nga matutunghayan, guys. Magandang hapon sa inyong lahat. Pacific Pink and Asterisk. Naku. May matatanggal na ba dito? Round robin. Yung pinaka-lowest. Probably, meron na tayong malalaman kung sinong ano dito ngayong araw. Kasi, sunod-sunod to eh. Best of one series tayo ngayon eh. And abangan nyo rin mamaya yung Natividad Sisters, syempre. Meron sila? Sa Team Freya. Ah, okay. Okay. Sunod okay na game natin after. 5 seconds remaining. So, nice one. Sila pala yung newcomer. Here comes a new challenger. Kumbaga. So, pero Pacific Pink at saka Asterix, di ba dati nagkalaban na sila? Season 1 at saka Season 2, sila din yung dalawang naglaban sa finals. At eto lang ha, legit to guys, na babae to lahat. Uh-oh. So inano talaga, sinala talaga to ng maayos. So far, sayang din, hindi ko nakasali na. Long team eh. Pero may mga streamer din dito, di ba? Uh-huh. Ayun, nakikita ko sila, Sherry. Nandyan nga si, si Magic eh. Ay, oo. Oh. Joke lang. May stream ba yun? Yeah, ano. Hindi ko kilala yun eh. So, no! Nabasa ko lang dito. Matik! So anyway, Matik lahat yan. Na-stalk na ni Kuya Jan. Delay po tayo ng 3 minutes. Hindi, biro lang yun mga sir. Alam niya naman dito yung si ano. Mahilig talaga man troll. Pero 3 minutes delayed po tayo. 3 minutes delayed po tayo. Para iwas stream snipe. So, kumaring magpapabati po kayo dyan. Yung mga comments po dyan. Abangan nyo lang minsan. So, wait nyo lang mapansin namin. It takes time talaga. It takes patience. At balik tayo dito sa Sun King Ancient Apparition. Tapos sa Grimstroke. So, mga support agad pinalabas dito.
And tignan natin kung ano yung pwede ibigay ng Asterisk dito na pwedeng i-combo para dun sa Soulbind the Grimstroke. Mm-hmm. Kasi syempre, hindi naman nila pwedeng sayangin lang yung Soulbind eh. So, kung sa support pa ito. Ruby. Mm-hmm. So, dalawang Asterisk maybe aiming for the laning phase. Kumbaga, Grimstroke and Rubik, dalawang range heroes na pwedeng magbe-babysit sa sinuman ang carry nila sa lane. So, ayos to. Wala pa silang combination ng Soulbind dito. Ganda ng Sino? Ganda ng wala, nakalimutan ko na. So, parang sila kulay pink yung ano. Maganda yung ano nila, yung mga logo. Matik kasi yan kapag ka babae. Sino? Ano yung TD naman dito si David, guys? Si David? David po. Nopi! Inaano din. Inaano papasahin. Uy, no! Hi, Boss Jow. Boss mo yan, si Jow? Boss mo yan? Ano ba dapat tawag? Otit. Nandyan talaga si Jow. Mag-ingat ka dyan. Joke lang. At guys, ayan. Share nyo na po yung stream, guys. This is all Filipino. All female league. Okay? All remaining. Female. Si Magic ba? Ano siya? Magic? 5 seconds remaining. Ano? Anong nationality? Ano? Hindi ko alam talaga eh. Noko! Hindi ko talaga alam eh. Baka alam mo na nga, kabisada mo na i-purchase. Vital statistics! Yeah, grabe naman yun. Ano ako si David? Pacific Pink ngayon. Makikita na natin ngayon ang ano nila. Sunod-sunod dito ng core hero, Juggernaut. Okay. Juggernaut. Team Alo pa rin. Abangan nyo guys ha. Abangan nyo mga sira, yung Civil War natin, 3 days na lang. At lalabas na. David daw, ay TD natin. Siyempre, susuporta yan mamaya sa second game. Uh-huh. Kasi yung second game, andan yung Natividad Sisters. Walaan nyo na lang kung sino doon. Nagre-reaction dito. At shout out kay Lodi KJ daw. Sabi dito sa isang viewer natin. Ay, monkey, ang Wraith King. So, uy, Underlord! Papatagulin talaga nila yung laban. Itong Pacific Pink. Hindi sila yung tipong yung burst early, agad. Agad. Ito yung nanonood si Casey dito. Out! Good luck, Nikami! good luck, remaining. Saan bang team dati si Casey? TNC? Ano ba? Casey? Sabi ni Chao, de, walang biro-biro, alam namin. Ay, nako. Nako, Ati Chao. Oy, Lifestealer! Maganda tong tigagad ng Asterisk. Alamid na lang din yung kulang ng Asterisk. Yes. Baka... open pa naman siguro para sa mid yung Lina. Sino pa ba magandang mid? Mang burst down din kung sakali. Oh, Lina, we have a si Magic kasi dinadala niya dito carry, Lifestealer. So, pwede pa sila mag-pick ng Lina. Uy, Windranger na pa niya, Windranger. Binana din yung Morphling. Para dahil nasa kanila na yung Ancient Apparition. Oy, shoutout dito sa kanila Melvin, kanila Jow. Mga audit squad natin yan, si Lajeth. Guys, share nyo naman yung stream natin. And hello sa rin 300 viewers na nanonood ngayon. Parang baby. Daming nag-aabang eh sa All Girls Tournament natin. Ay, Queen of Pain. Uy, cute. So, meron silang, at least it's okay still for Grimstroke kasi yung kanyang may stun. Meron tayong lift dito, meron tayong open wounds. And we have, yung dagger ng Queen of Pain. Mm-hmm. Pacific Pink, ano kayang tatapat nila dito sa Queen of Pain? DK probably, maganda DK. Oo.
Pwede din nga siya dito magano eh, mag Ember. Ay, naban yung Ember Spirit pala. Naiba nila yung Ember Spirit. So, ano kaya itatapat right nila dyan? Ay, ano din? Kungka. Pwede din kungka kung sakali. Oo, pwede din sila magkungka. Yung mga makukunat na heroes talaga. And syempre, nilabas na yung Queen of Pain. Eh. So, might as well, counterin mo na siya agad. Grabe talaga. Tigas naman dito si Otit Joe eh. Aha. At Pacific Pink. Yan, magte-take time pa tayo dito ng ano. Tigas puso na naman si Otit Joe. Oh. Tigas puso, pusong bato. Pusong bato na yan, pusong bato. Kaya mag-ingat ka diyan. Hindi joke lang. Etong Pacific Pink, etong Queen of Pain, kailangan nilang counteran. So, ang ano ha, ang Asterisk dito. Maganda yung hero composition nila. Oops. Okay, they still pick storms even though nalugi ang storm dito sa Queen of Pain. Confident. Ang ganda ng set. Sana all. Ang ganda ng mga set nila, guys. At hindi ito magko-cosplay ha. Mga malulupit dito ng mga... Mga arit. Oh, mga arit din ito ha. Notify. Ay. Support COA mamaya sa natividad sister. Sure yan. Sure yan. So support si friend. Ay, may isa pang susupport dito sa natividad sisters. Yung TD namin. Mm-hmm. Oh, grabe yung TD namin, guys. Yan. Full support yan. Nika, ilabas mo naman daw yung UL mo. Nilabas na. Ah, Underlord. Underlord. Grabe, todo suporta din dito si Casey, oh. Mm-hmm. Sana mong suporta. Oh. Ito din, yung kasama ko din magkas. Todo suporta din dun sa... Suporta ko dito kay... Yun, dun, oh. Oh, yan siya. Yung suporta ko sa inyong lahat, guys. Yan, best of one series lang po, mga sera. Best round of Robin. One. Robin? No, round Robin. Round Robin po tayo. Ako pa mag-observer dito. So, delay po tayo ng 3 minutes mga bossing. Ah, aming cameraman. Audio, wait lang daw. Share nyo na yung ating stream. Dami pang walang share badge dyan. Mm-hmm. Anyway, wait lang ah. Meron ako ano dito. Ay, may nakapi ka. Hindi. Yung tea? Sige lang. Okay na? Yan, okay na tayo. Magre-reconnect muna tayo. Shoutout muna dyan, Diana, yung mga viewers natin dyan. Hi kay John Richard. Anong cold eat? Cold eat? Ah, kiyok. Mm. Aray, fun. Ay, si ano yan? Si Wakatoshi yan. Mga ano yan, galing pa yan ng Twitch. Nandyan, na nakano. Hindi na nagpaparamdam yan si Caleb. Out! Ngayon lang. Sa akin din eh. Sa stream ko din hindi na nagpaparamdam. True! Binibigyan pa ako niya ng mga arcana dati. Hindi, joke. Hindi, nagpaparamdam lang pag yung viewer natin dito. Oo. Nakakatampo, no? Talaga. Nakakatampo yung mga ganun. May Filipino players po dyan. Yung tawag dito. Pacific Pink, diba? Lahat sila. Filipina. Filipina players po ito lahat. Ano kaya yung ano nila? Bango nila. Hindi nakikita nila ako dyan. Riyasa! Tago, no? Mm-mm. Wala, no? Pero papakilala natin mga heroes and players. Sa side naman ng... Ala. Thanks. Yun. Sa side naman ng Pacific... Pacific, ano pala? Pacific na to? Pacific Pink, yes. Ito si Sherry sa Juggernaut, Naomi and Ancient Apparition, KJ on the Sand King, si Mary dito sa Storm, and si NM dito sa Underlord. Sa side naman ng Asterisk, Magic sa kanyang Lifestealer, Madabing sa kanyang Raid King, Aurora sa kanyang Queen of Pain, Gia sa kanyang Rubik, at Kimchi sa kanyang Grimstroke. Mm-hmm. Kakaiba yung... Sorry. Dito natin ilagay. So, etong natutunghayan nyo ngayon guys ha, mga babae ito lahat ha. So, etong Asterisk, taga-ibang bansa po ito. And sila din yung nag-champion. Nag-champion nung last season. Ah.
yung Asterisk. So we'll see kung magiging back-to-back champions ba sila ngayon dito sa ating season 3. Pero ito naman round robin pa lang. So mga bukas or sa isang araw pa tayo magkakaalaman. Mm-hmm. Sayang hindi natin nakikita guys yung kanilang mga ranks. Mm-mm. Gusto ko sana tingnan no. Pero hindi. Wala silang ano no. Wala silang level 1000 no. Na ano no. Pero matataas yung level sila sana all. I'm guessing mga immortal to halos lahat dito. Kasi competitive tong dalawang teams ito eh. Kumbaga hindi naman sa ano, parang grand finals agad na pinapanood natin kasi itong Pacific Pink contender dito sila eh. Palagi sila nagkakatagbo sa finals eh. Sila lang din. At saka yung ano ah, yung Arkanghel, malakas din yung Arkanghel. Nandito pa yung Arkanghel ngayon. Wala ba? Hindi ko lang sure. Hindi pa tayo sure, no? Kasi sinabihan lang tayo na, kas kayo agad, ganito ganyan. Wala tayo na, hindi man tayo na red. At busy kami sa Civil War, guys. Pero ayan, dire-diretso po yung ating ano ngayon. Dire-diretso po yung ating casting ngayon. So, tingnan natin kung ano mga galaw nito ng mga babaeng to. Eh, ikaw, Dayan, gusto mo ba maka-join sa mga ganito? Kung sakaling ano. Team. Nagpaparinig ko. Looking for support team. Looking for LFT. Ganun lang. Malulugi talaga itong storm dito sa gitna. Mm-hmm. Ayan, alam nyo naman guys, kung meron kayong ano dyan, kung meron kayong mga girl dyan na viewer, kung nanonood, at ayan o, no, looking for team itong kasama ko dito. Adopt me please. At yun guys. 2-1-2 lang dito yung Asterisk. Ay, tamang pa-delay lang ng creep sa baba. Mm. Boshan, buti ikaw nag-cast. Alam ko kasi na ayaw mo sa baba. No, napilitan lang nga ako eh! Yung mga ganyan talaga comment, binabasa niya. Napilitan lang nga ako eh, sa totoo lang. Kanina sabi niya, ay, Gina natin. Hindi, may lagnat nga ako eh. Tingnan, may lagnat nga ako eh. Ano ba naman yun? Banning face pala. Sabi, live mo na, live mo na. Oy! Oy! Baka may excited. Maniwala. Baka may maniwala. Fans po ako ni Yoy at Natividad. Ay, abangan nyo. Maglalaro po yung Natividad Sisters mamaya. Next game. Hi kay Noel Joshua Fria. Oden Mats Reyes, pero... nabubuli dito yung Storm Spirit. Teleport agad siya, oh. Uwi agad. Uwi! So, XP. Ilang XP at creeps na yung mawawala sa kanya doon. Disiplinado talaga itong mga babae, no? Pag sinabi ni nanay, uwi! Uwi ka talaga! Uwi agad! Pag sinabi ni tatay. Pero-pero. Kami kasi mga lalaki. Pag sasabihin na, uwi! Magsisipat pa nga kami. Gagawin lahat lang para maano, maano lang yung gusto namin. So, mapilit. Alam nyo na ako ano ugali. Hindi ah. So, syempre naman, ano tayo. Wala pang nagkakaroon ng bigayan dito ah. Kasi, stable pa lang yung naging laning natin. Lang. Yung mga supports din kasi hindi pa umiikot. So, binibabysit muna nila yung mga cores nila. Mm-hmm. One-on-one lang oh, pero dropping down. Ayan na nga. So, mapa-first blood dito sa top lane, itong Underlord. So, Asterisk. Yun yung first blood ng ating season 3 sa Lupon Female League. Ilang ano dito? Andyan ba si Kiki at si Joby? Ano ba yun? Anong tanong yan? Naligaw ka ata, boss. Ano, pool babae po, guys. Ah, hindi yung kalahati, guys. Ah. May mga pechay. Nako po. Nako. Siyempre na naman, hindi. Bawal po yung... bawal po sila, guys. Kahit may pusang babae yun. Pero si Mary, naku. Sa gitna, guys. Telekinesis, wala siyang mana. Ayun yung mana. Ayun. May force strike. Hindi nagtagumpay. Ano lang. Tamang respo lang para matakot at hindi nagredihin pa sa tore itong si Mer. Mm-hmm. Hindi naman pa siya ditong healing salt. Pero talking about CS, ha? Malulugi talaga itong ano? Malulugi talaga itong storm sa gitna. Nalulugi na nga itong si Mer sa mid. Hmm. Yung consumables niya, pag nagkakapera pa siya, pambili niya lang ng consumables para pang retain sa kanya sa lane niya. Hmm. Kasi syempre, imbis na umuwi siya, yung XP, yung creeps, lahat mawawala sa kanya. So, mas mahihirapan siya kapag uuwi-uwi siya. Pero, ayan, medyo nahihirapan siyang kunin pa yung bote niya ngayon. Nandito din yung Rubik ko. So, etong sa Wraith King sa bottom lane,
At kailangan nila tong ano itong raking eh. Kailangan nila harasin eh. Pero parehas yung kanila mga offlaner dito na nakakapag-farm. Ayan o. Oy, wag kayo mag-spam dyan guys. Marami naman nakakapasa yun. Ako baka ma-ban ngayon. Iwas spam. Pero busy yung ano natin dito. Yung TD natin. Grabe talaga. Sobrang ano niya. Ang sarap naman ng ginagawa mo, boss. Ang sarap ang TD, no? Ang sarap ang TD talaga, no? TD na lang tayo. Diba mayayan ganado sa Natividad Sisters? Nag-ano ba lang eh? Nag-ipon ng energy. Buti pa si Boshan, may katabing anghel. Hindi po anghel katabi ko, guys. May sungay po to. Yung shoutout dyan kay Mark Aldrin. Magbuntot pa to, guys. Sungay. Parang mas may sungay itong katabi ko. Hindi, may halo ako. Kitang-kita mo naman ang halo ko. Pero dito, kitang-kita naman natin. Nagkakaroon sila ng digmaan. Hindi pa rin mamatay itong Rubik. Kasi may boots na din itong Rubik eh. Tinakbuhan niya lang pala yun. Delay po tayo guys ha, ng 3 minutes ha. Kaya delay din namin na nababasa yung mga comments nyo ha. Kalmahan nyo lang dyan. Mababasa at mababasa naman din namin yan. Kalma. Shoutout kay RM Character Lopez. Ang storm dito, so mag-ano na lang siya. Magbibigyan na lang siya ng way. Oy, namatay yung Rubik. Hindi and natin na-XP niya na lang dito yung Sun King sa mid. Nice one for Sherry na nabigyan niya tong Rubik sa baba without committing out the Omnislash. Committing niya yung Omnislash niya. Ginamit pa din. Level 6 na pala, kaya napitas. So, hindi natin nasundan agad kasi na-burst down. So, yung Storm, gaya nga sinabi ko dito diyan, gaano na lang siya mag-neutral na lang siya. Para at least itong Sun King din may bibigyan ng space. Pero top lane? Nako. Oy! Pinipihan lang. Makunat. And wala na ring stun. Kasi naibigay na yung stun ni Kimchi eh. So wala na silang pang disable. Pero ngayon, naalam na nilang walang TP tong si NM. Possible na pwede siya ulit i-go. Pero, we'll see. Nai-safe na lang din naman siya niyan eh. Boss, alam ko allergic ka sa girl. Nakainom ka na ba ng gamot? Nakainom ako. Handang-handa ako, guys. Nung sinabi nila na ikakas mo 'yon. Syempre naman, uminom agad ako ng gamot, guys. Kaya ganun tayo, guys. Dapat ano din. Yorobi dito, ha. Oo. Ang ganda ng ginagawa dito ni Gia, knowing na hindi na lumelane ito si Mer sa mid. So hanggang jungle, binubugaw niya. So, mas mahihirapan talaga itong mag-XP. And tingnan nyo all, 7 minutes into the game. Pinibisit nyo lang, lang siya. Kita siya na pinupain. Nandito ng blink-in. Meron siyang Sonic Wave. Uy, nako. Si Mary mukhang mamamatay. Sonic Wave, patay agad. Dropping down konti lang. Si Naomi nandito pa. At mukhang yung pinupain na blink. Hindi na kinakailangan ng blink. Na-border shark dito yung Rubik. At yung Rubik sumasayaw-sayaw. Sexy ito si Gia. Nako, literal ba siyang sexy talaga? Tignan natin, Queen of Pain with a triple kill! Ang ganda na ginawa doon ni Gia at ang gandang pang jujuk na ginawa niya doon kasi nag-deliv yung puno eh. So, hindi nila nakita saan na umigot-igot doon si Gia. And yung Queen of Pain pa yung nakatake ng kills doon. Kahit na ang lalim na ng denive ng Queen of Pain doon and the Rubik, hindi pa rin sila nakataya. Uy, na-silence pa! Hindi siya nga ball lightning. At yung kaka-respond lang dito na Storm, mamamatay ulit. Nakabuhay lang. Nabigyan na naman itong Storm Spirit. Kita niya naman sa network. Kalungkutan guys dito sa side ng Pacific Pink. Pero ang maganda naman sa side ng Pacific Pink is itong si Sherry. Free ano siya dito, free farm. So yung space na nabibigay sa kanya, pwede din magpahirap sa side ng Asterisk later in the game. Siya yung pag-asa, kumbaga. Sana magkaroon din daw ng Lupon Batla League. Naku, sali ako dyan. Sali kaya daw. Sali ako dyan si Star. Sabi ko na eh. Batla. Naku. Ewan ko lang ha, marami naman mga ano din, mga Batla gamer din talaga. Pero ngayon, unahin natin, ladies first, kumbaga. Ganito kami ka-gentleman sa Lupon. Gentleman kami lahat dito sa Lupon, guys. Ladies first. Pero yung Queen of Pain, dahil nga meron na siyang Sonic Wave, paikot-ikot na lang siya. Pero ngayon, wala pa siyang Sonic Wave. Iikot pa rin siya sa map, gumagalaw-galaw pa rin siya. Pero wala silang makikita dahil nga
Ayan, iniiwasan na nila itong top jungle ng ano Radiant's top tower. Anyway ha, eto si Aurora again. Hindi na siya nag-lane. Binibigyan niya yung Griffith ng level 6. At si Aurora guys, eto yung playmaker ng Asterisk ngayon. Iniiwas pa talaga yung strong sa kanya. Bibigyan niya talaga ng space itong Lifestealer. Lifestealer, may Hand of Midas na, mga 10 minutes. Pero ang pinipilit nilang i-take down is yung itong offlane and yung mid. Pero yung Juggernaut, napapabayaan nila dun sa may baba. So, kitang-kita naman, top siya dito ng networks natin. Uy! Nako, grabe. Kita dito yung si NF. Patay, pagpasa. Yes, mamamatay. Wow! Gawa na ng bounty rin, no? Kimchi! Siga na tayo! Ito yung si Kimchi dyan. Anak, mamamatay. Ginoon ang pagkain. Magandang! Ano yun, play yun mula sa Pacific. Kasi syempre, ang magagawa na lang nila dito is paisa-isang kill na lang. Kasi sila yung ini-greedy dito ng ano eh, ng Asterisk. So, might as well, di ba? Parang i-kill din nila ng i-kill kung ano yung nasa bot. Kasi lahat ng plays natin yung makikita natin, nasa may top lane. Tsaka, itong si Aurora talaga, may haste through na naman siya, nakuha. So, mahirapan tayong, mahirapan yung Pacific. Nahulihin pa rin itong si Aurora. Blink dagger na nga. Meron pa siyang haste rune na ngayon. Blink na kinu-blink. Pero sa baba ha, tatlo to. Oo. So nila itong kunin. Meron na silang reincarnation. Third fight then. Badabing. Mukhang ano ha. Mukhang kukunin na to ng Asterisk ngayon ah. Uncontested to. Ang hirap eh. Kasi kailangan pa ng farm of souls. Ginupay with the haste. Papatay niya sa gitna. Ayun. Tinakbuhan nga lang siya. And mahirap na rin i-contest itong tier 1 tower sa baba. So tignan mo yung mga zomba din. And wala rin naman silang pabigil. Wala pang item yung Juggernaut. Hindi rin naman pwedeng basta-basta lang pumasok ito si Storm Spirit. Kasi kailangan niya lang muna mag-farm sa ngayon. Okay. Ang hirap talaga ng buhay dito ni Mary. Mukhang hindi naliligo si Boshan pagkatabi si Dayanara. Na kung alam nyo lang guys kung sinong mas masinop sa aming maligo dalawa. May iba dyan na hindi pa. Ha? Ano? Oh, kita tayo. Kita tayo. Ina-edit lang yun ni Direk Eric dito kasi walang logo. Ayan guys, meron na po tayong logo. Uh-huh. Oy, nako, Bora Strike. Nastan si Gia. Nakakuha pa ng Sandstorm. Dalawa sila. Na sumasayaw sa Sandstorm. The Root Stun Sandstorm. Yun. Medyo nice. Naging malalim dun yung side ng ano eh, Team Asterisk. So kahit na dalawang support lang yung nakuha sa kanila, good kill pa rin yun sa side ng Pacific Team. Kasi nga, nalugi sila sa lanes nila. So, kung babawi sila, di ba? Bawi na lang sila sa kills, kundi sila makakabawi sa farm. Oo, kailangan talaga yun. And, habang busy sila, etong Queen of Pain, kumuha na ng tore dito sa gitna. So, ayun, top lane. Asterisk nyo yun. Teleport na dito, guys. Oh, nagbabalak na naman silang gumaw dito. Mm-hmm. Bakit hindi kasama si Shola sa Female League? Hindi yun, babae si Shola, guys! Lalaki yun! Lalaki si Shola! Lalaki po yun, guys. Nice scam kayo, ah. Masiga pa yun sa inyo. Oo. Susuntukin kayo nun guys. Storm dito, item check tayo. At ayan palang habang yung Queen of Pain. Mayroon ng ano? Going for the Orchid, probably. Mayroon ng Apple Blast. Or Slash. Wala pa. Never mind. Batla nga umamin na mismo. Ayo, oo. Hindi, eto nakita nyo ba yung post niya kanina? Proud LGBT. Sabi. Hello guys! Meron ba dyan ano dyan? Ducks dyan? Joke lang mga sera. Pero anyway, balik tayo dito sa game ha. Balik tayo dito sa game ha. Oh, deny na lang nila yan. They try and deny. So, hindi pa rin nila na deny. Oo, so, nawala na lahat ng tier 1 towers dito ng Pacific Pink. Mm-hmm. So, mas magiging madali na lang sa Asterisk para pasukin sila eh. Mm. At saka, wala pa nga dito yung ranking din ha, mayaman ha. Dalawa nilang core, merong Midas. So, lakas daw ng SF ni Juice. Abangan nyo guys,
bukas makita-kita kami nila Jules kasi siya ang makakasama ko sa Civil War. Si Jules po yung nakapasok sa team namin. Matik ban SF ni Jules. Hindi. Hindi yun mababan. Gagamitin namin yun. Sige, ban nyo nang gusto nyo. Nagkakasimula na nga trash talk ang ulit, Dayanara, no? Grabe yung mga trash. Narinig ko yung trash talk sa'yo, pero hindi ko sasabihin. Ano trash talk nila? Grabe naman. Tinatrash talk nyo ako na ang bait-bait to. Ako yung pinakamabait na ano na kasitra tsaka empleyado dito. Naku po, self-proclaimed. Oo naman. Sabi nila, sabi ng nanay ko. Oops, naka-easy. Ah! Look, grabe naman! Grabe, may sense niya! Kukuha pa siya dito ng ano. Kailang kumuha ng invisibility rune. Grabe naman yung ano dito, no? Mga supports ng Asterisk. Mm-hmm. Nagulat nga ako eh. Ready lagi. Pinaping yun. Malapit na siya sa kanyang orchid, guys. Na lang, 150 na lang ata. Ay, meron na nga siyang orchid, oh. Ayan, meron na. Pag nahuli niya pa tong storm, or kahit sino dyan, apparition. Kayang-kaya agad pitasin. Dali lang ma-burst down yung si Mer, no? Way na mayroong malevolence nitong si Queen of Pain, eh. Kasi syempre, yun lang talaga yung magiging panghuli sa kanya. Silence lang talaga. Plus, meron pang mga follow-up stunts kung di man siya ma-burst down agad. Yaman din dito ni Baby Magic, oh. Tapos kita nyo, oh, meron secret relic. May nakita ba kayong pangalan, Baby Magic? hindi pala. Nakalimutan ko na ano pala. Nag-change na IGN. Oo, siya. Ano kasi? No, ay! Po. Yun lang, nabati natin si Magic. Wala akong sinabi Magic na sinabi ko. Hindi. No, po. Sama-sama nag-umiikot dito yung ano, Asterisk. And kasi sa side ng Pacific Team, sa ngayon kasi kailangan talaga nilang mag-solo XP, solo farm. Kaya doon sila mahihirapan. So once may makita yung isa. Pero mukhang lalamang sila dito pag nakuha nila itong si Padabing. Ito, ayan. Ito. Reincarnate muna siya dito. Epicenter sa mukha ng Raid King, guys. Padabing, gustong kunin yung tower. So mamamatay siya. Lang. Pero mukhang maide-deny naman din nila yung tower mamaya. Or ipagre-regen na lang nila. Ayos din kasi so far for Pacific hindi nila ano, hindi sila naging defensive. Kumbaga hindi sila na natatakot na makipag-clash kasi yun nga eh, kinakailangan nila makabawi. And about this game ah, etong Juggernaut. Yan, meron na siyang farm yung Juggernaut. Third na siya sa network, kanina nangunguna siya eh. Kaso Uy! Grabe! Nakapag-manta style, ikot, no teleport yet kasi cooldown pa ang kanyang teleport. Uy, Soulbind! Uy, nag-omni slash muna! Para makagante, pero mukhang hindi siya makakapatay dito sa bottom lane. Kinatagal lang niya yung buhay niya doon and sayang lang din yung omni slash niya kasi alam na niya natin yung makakapatay. Lahat po yan babae, guys. Yes po. Deny? Dyer's middle tower is under attack. Ayaw pa. Kaya pa. Ako sa kanya, i-deny niya lang kasi pabukta na yun. Kasi paakyat na din. Hindi, warded na. Ako po. Ayaw nilang ibigay. Kapag nakita siya dyan, hiwahiwalay pa naman yung heroes ng Pacific Pink. Oo. Ay, op! Oy! Hindi na deny. Sayang naman. Yung jungle nila niyan, magiging open na talaga para pasukin itong Asterisk. Grabe naman si, ano, si Aurora talaga. Makabang blink in, patay agad yung ancient apparition. Kita pa yung Sand King, guys. At eto yung Juggernaut, may konting sustain, but not yet. Hindi niya maliligtas itong dalawang support heroes. Grabe na itong Queen of Pain ng Asterisk. Ang hirap na niyang hulihin. Nangungulit na lang siya ng nangungulit ngayon sa ani side ng Pacific Pink. At ang ganda din ng mga binabatong silence nitong si Grimstroke. Talagang, ala na, pag na-silence nga ni Grimstroke, pwede hands up ka na lang talaga eh. Naniwala din, oh. Lalaki pa talaga si Sean. Siyempre babae. Patola ka. Oh. Ano ba yun? Seryoso ba yung natanong? Dami-dami na gano'n. Nagsusupport dito, ha? Gogo, Ate, KJ, at Sherry. Oy, Boros Strike! Epicenter! Pumasok pa dito, Vortex! At si Magic dyan. Naku, may Magic nga, nawala.
hindi na siya nakapag-rage eh. Na-burst down na siya agad. So, ganun lang yung magandang gawin. Soulbind. Nasaan si Drawapit na naman pa ng double barrel strike, guys. This is the clash. Again, naku, may turn around ba tayo? Si Aurora pumasok na. Zipping out yung Storm. May konti sustain. Zipping in. Si KJ na iwanan. Si KJ makikita. At nahuli pa yung Juggernaut dito. Pero yung sunking dyan. Papalag na lang hanggang sa dulo ng kamatayan. Ay! Ay, naka-Juggernaut pa! Wow-wowee! Wow. Juggernaut to. Papatayin pa yung Ruby ko. Makulit ka na. Storm, saan ka na? Storm Spirit! Yun! Pumasok dito sa Green Shock. Buyback dyan ng Rubik, guys. Ganda ng sustain dito ng Underlord. At nakapag-Pit of Malice muna. Storm, alis na kag-Omnislash. Madalala ba to? Oh! Synchronized na synchronized. Napauwi. Well played naman to si Underlord. Ganda ng clash. Mga babae ba talaga to? Ayun lang. Namatay. Kaso napabuyback naman din nila dun si Rubik. Kaso medyo... di rin naman maganda ang buyback yun. Kasi syempre, to think na support lang din naman yun. So, hindi naman din siya crucial na if ever mahuli mo siya, okay lang naman din na mamatay siya. Kasi support lang din naman. Naku, ayun naku, na. Naku, na-silence pa nga. Yul Scepter. Nakuha niya yung Alpha Blast. So, kahit malun-talun siya dyan, mabibigyan talaga siya eh. Naku, nagulat doon si Storm sa gitna. Baby One daw yun. Dapat pala ang pangalan ng mga ano dito. Baby Nako. One, Baby Two. BBQ. Barbecue. Kanina, kumain ako ng banana queue. Yan sa kamuning. Nag-crave ako ng ano eh, ng banana queue. Baby Koo. Baby Koo, nag-crave ako sa kanya. si Rusty yun, si David. Si David, nag-type po dito si David, guys. Binasa ko lang. Binasa ko lang yung tinap ni David. Hindi naniniwala pa kayo sa kanya, guys. Anyway, itong 9,000 net worth ngayon nitong Asterisk, guys. So far sila yung lumalamang since nung laning phase pa lang tayo. Pero we'll see kung paano ito turn around din ng Juggernaut. Itong game na to. So think na hindi naman din kasi siya nahuhuli. Hindi siya namamatay. Nakakapatay na siya nila. Pumasok yung Red King, pumasok si Aurora, pumasok silang lahat. May Alpha Blast po dito. Meron pa tayong Pit of Malice sa tatlo. Soulbind. Naibitaro yung Soulbind, guys. Sun King yan mamamatay. Sun King, mababa ko dito yung Sun King. Nabigyan yung Rubik. Wala na po siyang bababa ko dito yung Storm. Delikado yung Storm. Mabibigyan din yung Storm. Sun King, kakabalik lang. Nakapag-Burst Strike dito sa Green Shock. Umiikot-ikot dyan yung Juggernaut. Papatay dyan si Kimchi. Aurora, blinking down again. Blinking in, I mean. Na-silence yung Sun King. Sun King, kailangan makaalis. Sun King! Mamamatay. Pauwi lang yan. Pero ang ganda ng Pit of Malice doon, medyo napatagal pa yung buhay ni Storm Spirit. Kaso nga lang, hindi na talaga nila kayang i-save pa yung sarili nila. I-save pa yung sarili ni Storm mula dun sa silence eh. So once talaga na mahuli siya nitong Queen of Pain, medyo magiging mahirap sa kanya para umalis. At saka yung disable lang din best naman kasi nila dito is yung stun ni Barrow Strike at saka yung Pit of Malice na pagka na, bigay na nila, medyo mahihirapan na sila na gumaw pa. Boshan, parang matamlay ka talaga pag babae kinakas. Ayoko nga ito eh. Ayaw. Labag sa loob. Labag sa loob ko to, guys eh. Labag sa loob ko to, guys eh. Alam nyo naman, dapat dun tayo sa ano. Konti na lang tayo na ano, na loyal, guys. Storm, mga sir. Pero nagro-root talaga kasi ako dito para dun sa main Juggernaut. Nakaya niya talagang i-turn around itong game na kahit nalulungi sila ngayon. Kita siya ng warding, oh. Oo nga, grabe. Bakit? May warding, nakita siya dito, ha? Oo. Kakaiba to, ha? Yung kanina para dun sa may Sand King na nag-storm. Sandstorm. Blessing in this, guys, Dayanara. Dapat sentry yung pinasok niya dito. Mm-hmm. Tapos nasa labas yung ano. Yung observer, nagkamali nga. Pero ngayon, di ba? Kita yung Juggernaut. Nakita kahit magtago man siya. Ang cute, no? Oh. Ang cute. Parang yung sinasabi mo, Dina, thank you so much. Parang ganun palagi. At tingnan natin kung makakabawi. So far, ito si Magic, may Mantas style. Ano, ang yaman. Dalawa kasi yung may Midas sa kanila eh. Mm-hmm. Ito, Ricky, you know, may Midas din. Going for
Pero wala na lang. Pagka nagbigay, binay itong mga core items ng Asterisk. Wala nang makakapigil din sa kanila yan eh. Oo, kailangan din talaga nilang magbigay B. Kasi mamaya, magkaka-item at magkaka-item itong si Storm Spirit. At pag nagka-item itong si Storm Spirit, dun na sila medyo mahihirapan. Kasi yung pag-zip-zap lang itong si Mare, medyo masakit din talaga yan. Oo. Oh. Inante ko rin yung level 25 nito ni Mary. Yung kanyang mga remnant. Mahihirapan mag-push out itong Asterisk kung sakali. Pero Queen of Pain, eto na yung BKB, Orchid of Malevolence, si Magic Guys, may Manta style, and the Regents. Wraith King, BKB also na 10 second BKB. So Rubik, may Blink Dagger, Aether Lens for this Rubik. Underlord, Pipe Mechanism, going for that Lotus Orb. Etong Storm Spirit natin, Kaya, Yul Scepter, gusto mag-Orchid. Yung Sand King natin, may Blink Dagger. This is still doable for Pacific Pink. Kailangan na lang ng isang malupit na Pit of Malice, Epicenter, Boros Strike yan. Mag-connect lang yung mga skills nila. Mm. Pero gusto ko din yung item choice dito ni Queen of Pain. Kasi hindi na rin siya nag-Yule Scepter. Knowing na medyo hindi naman siya napahirapan itong si Storm Spirit sa mid. Kaya yung binili niya talagang item is BKB. Okay, break na dito yung Storm. At ibuversa na God. Meron sustain tayo dito. Epicenter na gamit rin para yung Pit of Malice. Kimchi mabibigyan. Bail out mo na, Pacific! Oy! Yun lang? Ayun. Napa-uwi pa. Kasi kung di sila doon naka-uwi, medyo maraming team pa yung mag-uwi doon. And yung Storm Spirit, sobrang baba ng team niya doon na. Kung naiwan siya doon sa class na yun. Oo. Sayang. Siya doon. Pero it was the win for Pacific Pink, I believe. Kasi nagamit na yung mga bigay binu doon. Tapos less casualty. Pero yung Russia na pinag-uusapan mo dito, mayroon tayong contest na magaganap. Pit of Malice. Kinakailangan dito sa Russian. Konti lang ho, guys. Let's space out na sila. Pero sayang. Pero ito take pa din. Lalo, grabe nung si Aurora. Nag-blink in si Aurora, guys. Mabigaw to BKB. Aurora dropping down. Ayun, saktong-sakto. Nagamit agad yung Aegis. Wala na yung BKB. First strike pagkatapos. Ganun na siya kadaling hulihin kasi wala naman din siyang Yule Scepter. And yung BKB niya, nagamit niya bago pa siya mamatay or bago pa may takedown yung Aegis. Nice. Sana naibigay niya na lang yung Aegis. So, nabuhay niya, nag-BKB na lang sa ano siya panakas. So, nasobrahan ng tapang tong si, ano, si Commander Queen of Pain. Nag-blink in siya eh. And Pacific Pink going to punish. Siga. Shola mode. Okay. Ipapunish na kayo ng Pacific Pink. Susulitin nila pagkakataon habang meron pa. Kalahating minuto pa para sa Queen of Pain. So, drawing towers agad na makuha nila. Nicely done for them. Sinulit nila yung pagkawala ni Queen of Pain. Kasi si Queen of Pain lang naman talaga yung nangungulit sa kanila dito eh. Na once na mahuli na sila, ang dali lang nilang ma-burst down. So, ayong namatay sila, objectives lang. Oh, napakaganda yung ginawa ng Pacific Pink. Para man lang makabawi. Ito yung Juggernaut Dayanara. Masakit na rin po, Mjolnir and that Manta style. Mm-hmm. So, pag nakuha pa siya dito ng Skull Basher, mahirap na rin yan na pumasok itong basta-basta. Mm-hmm. Itong Queen of Pain or either this Life Stealer. Kasi itong bash, guys, magpe-penetrate to kahit may BKB or may rage pa. Kaya yun ang kinakailangan ng carry nitong Pacific Pink. Shout out, guys, sa mga viewers natin. Or si Boss de la Peña. Yan sila Jay. Shout out kanila Jay, sila Casey. Guys, share nyo yung stream natin. Baby Tawan daw. Walang Baby Tawan. Walang baby tawan. Basta kay Boss Sean. Grabe naman yun. Walang Baby Tawan. Baka may maniwala dyan, ha? Guys. Tingnan natin mga sir, ha? Red King, grabe. Oh my God. Yung Scepter. At nagaming Pit of Malice. Ating Sun King. Na silent. Sonic Wave. Napakagandang Sonic Wave. Patay yung alakdan. So, yun ang medyo mahirap kasi nagawin. Kasi the Pacific Pink, pag lumalabas-labas sila sa mapa or nakikita sila sa mapa, ang dali nilang ma-burst down kapag mag-isa lang sila compared sa pag nagsistick sila. So, ngayon, pupush na sila, guys. Ako sila naman yung pupush ng tier 2 mid lane tower.
Kaya, kakayanin to nila ata for the tier 3. Oo, kakayanin nila umakyat dyan kasi yung Zombadings, ang sakit ng damage yun sa Tori. Mahirap lang, kumbaga may Pit Lord dito. Pero yung sanking eh, di pa sila makakapur. Natin, nag-apply yung fortifications guys. Eto, sa top lane. Tumatrabaho. Teleport na sila guys ha. Multiple teleports dito sa top lane. Iikot lang yung Dragon at dedicado dito yung Storm. Nakahalis pa. Sayang. Boom! 3 points. Higayan lang ng tower. Siyempre magandang pag-segue yon sa side ng Pacific Pink. Kasi alam na nila na hirap sila sa clash eh. So ang maganda talagang gawin is, eto, total, itong creep wave naman sa may top lane, napakataas. Might as well take na nila yung tower sa may top. Bounty rune lang to ah. Agawa lang to ng bounty rune. Naka-smoke dito yung Pacific. Kita nila yung Raid King na nandiyan. Sand King. Water Strike. Ang layo ng kanyang mga kasama ha. BKB muna siya. Wala pa tayong teleport. Blink Dagger. Blink pa nga. Naku, andyan na yung mga respo. Pero nakita sa CCTV. Uy, ang ganda. Green Shock pumasok si Meridine. Walang takot. Eto yung Storm. May Epicenter pang naibitaw. At Airing Asterisk guys, pa isa-isa silang papatayin dito. Dalawang support, laban lang sa isa. Meron tayong Resurrection Queen of Pain. Papapunta pa lang, Omnislash gagamitin. Magbabounce pa kay Magic? No! Wow-wowi, Pacific! Grabe! Ayan na talaga yung inihintay nating turnaround mula sa Juggernaut. Kasi yung space mula early game, sa kanya lang talaga napupunta eh. Sa kanya nagbe-benefit. And di ko rin in-expect na babato pa dun yung Soulbind bago ba siya mamatay. Tsaka props din sa ano eh, sa Storm eh, na wala siyang takot. Oo. Nung nahuli agad ng Pit Lord yung dalawa, eh zipin siya doon na kahit may Queen. And Queen of Pain was missing in action. So doon nagkamali itong Asterisk. Kailangan talaga nila itong Queen of Pain para ma-burst down yung mga heroes nitong Pacific King. So, ito, at this point of the game, dito na medyo pumapantay yung both teams. Ayan na si Jerome Jose. Thank you guys. Thank you, Lord, sa pag-send ng 50 stars. Thank you so amen much. Amen tayo dyan. Amen tayo dyan sa 50 stars sa comment mo. Isa na ako dun. Thank you so much. Lumabas na. Maganda to kasi pag tumagal tong laban na to, Storm at saka itong Juggernaut. Meron na siyang Bloodstone. Masakit. No. Ito na yung time na mangungulit na din itong si Mare. Nice. Bawi-bawi din pag may time. Ayun, Bloodstone na nga siya. Pero wala din silang pamigin sa Queen of Pain. Kung sakali. Pero at least, di ba, nakabawi naman ito si Mare. Ang kanyang pagkalugi sa may mid lane. Tingnan natin guys, ah. So, for Mare, itong Bloodstone niya, BBKB agad siya pagkatapos. Ito lang dapat gawin niya, eh. Dapat niyang patayin agad itong dalawang squishy support. Naka-infest bomb. Uy, ito. Naku, sino kaya mahuhuli dito ng Team Asterisk? At mukhang ito na yung kinakatapunan nating team fight. Dito magdidikta yung laban natin, guys. Nasa likod lang sila. Dami. Tahimik na tayo. Pero kinampain. Nag-blink-in siya, siga talaga itong kinampain. Uy! Nakita na agad. Pero Borshack the counter. Kita pa yung Sand King kinampain. Infest bomb na surprise mother father. Sand King dyan mabibigyan. Habang si Mary gustong bigyan yung Rubik. Ito yung Omnislash na gamit dyan kay Magic. Pero hindi man lang nabawasan. Dito naman core heroes dito. At bailout muna. Naiwanan lang si Mary. Sana si Mary. Zip-zip lang siya. Medyo wala dong nagawa si Mary dun sa may game. Kasi na solo bind siya. And na silence siya. So nahirapan siya mangulit dun sa clash na yon. And maganda din na nag-back na lang sila. Kasi nga nasetan sila eh. Ayun, paano sila mag-detect? Kaya pa nila kasi may Pit Lord pa sila dito eh. Underlord. I mean Underlord. Di, tatagal pa ata itong laban natin dahil naroon yung isang oras matapos. Totoo, kasi pag nakabawi itong Storm, pag nag-level 25 siya, isa din sa mga pinakamahirap na obstacle na i-conquer when it comes to pushing. Juggernaut, Frontlines, Magic. Eto na si Magic, mamamatay guys! Pacific Pink! Gusto nila ng bawi at yun ang bawi nila. Nice, Sue. Aurora. Hindi nila yung ni-expect yun, no?
Lo! Ako po, blink. Ayun, wala lang mana. Borrow strike. Blink inaabot. Dagger. Inaabot. Di nila in-expect ng Asterisk. Nag-go pa sila and magde-def pa sila dun eh. Mm. O kasi naunang namatay dun si Magic. So yung core nila agad, yung pwedeng isang possible na mag-burst down pa sa mga heroes nitong Pacific Pink na wala. So nag-back na lang sila. And si Sherry, mga bossing, nako! Sherry is doing it. Yes, walang buyback dito yung Lifestealer. 40 seconds for that Magic Lifestealer na magre-respawn. Yung mga kukunin na ito ng Pacific Pink, they have the Healing Ward, they have everything, they have the Underworld for the sustain. They have the Sand King na nakaabang lang, pumasok na yung Wraith King. Gusto na nila ng bakbakan dito, Wraith King. Reincarnation, Borosek ng Sand King dito, Sand King Heal Scepter. Defensively, makakaiwas dyan, pero Soul Fire and the Silence. And again for the Sand King, delikado yung Sand King dito, Aurora, pumasok kasi Aurora, yung BKB na Queen of Pain, delikado dyan yung Juggernaut, mabibigyan din yung Juggernaut. Naku, sayang. They fought out without the Lifestealer at panalo pa ang Asterisk. Mama, akala ko matitake down na nila yung tier 3 tower dun eh. Kasi once na matake down itong Pacific Pink yung tier 3 nila, syempre magiging open na yung shrine. And yung next ages, mas magiging pabor sa side nila. Kaso yun nga lang, medyo naging maganda yung soulbind dun. Na-burst down sila hard. Lifestealer nila dun wala. Mm-hmm. So yun, kung nag-ages na lang sana sila, no? Oo. View. Sayang, makukuha pa yung Aegis and Cheese. Oo, Aegis na pala yan. Pag makukuha pa ito ni Aurora. Kita mo si Aurora, oh, Nullifier. Nullifier. For the Queen of Pain. Inaan lang talaga sa initiation itong dalawang pins natin. Mm-hmm. Si Magic, oh, meron ng Azur Kiraz at saka Mantas. Yaman? Yaman. Mm-hmm. Pero once na matapatan siya ng apat, dun siya nang lalambot. Pag nahuli siyang mag-isa, so, naku po, nag-aaya pa nga ng puso itong si Casey dyan. Binabasa ko nga eh. Diyos ko po! Naku po. Bet lords din pala ito eh. Natalo ka na ng 600 noong nakaraan. Oh, nag... Iisa ka pa ngayon. Wala kang kadala-dala, Casey. Bumangka siya. Oo. Casey. Dumayo pa yan. Dumayo ba? Dumayo ng puso yan. Akala mo talaga pambato eh. Pambato ka mo. Naku guys. Ayan na. At wala pa nga kami sa'yo eh. Inaantay ko nga lang siya sa'yo. Inaantay nila yung choreographer. Kasi syempre para mas maganda yung maibigay sa inyo. Season 2 Civil War. Magsisimula na po guys. July 21. 3 days na lang. Tatlong tulog na lang mga sir. Mm-hmm. Idle spirits versus pathetic cheaters. Ayun. The harder they are, the bigger they fall. Kung matatalo itong pathetic creatures, ewan ko lang. Anyway. Hanggang makiyak ito si Magic. Magic yun. Ito lang yung si Mary. Mag-visit lang, guys. Sa gitna yung pinag-uusapan dito eh. Ang bilis kasing maklear ng wave dito. So, mas mahirapan talaga silang umakyat. Kasi nga merong Underlord na pwede mag-defend. Plus yung Storm Spirit pa na merong Bloodstone. Mm-hmm. Siyempre, magiging madali lang para sa kanya. Mag-zip-zap lang siya dyan. Nakakaabang na yung Sand King, oh. Mm-hmm. Good, guys. Ada may rage. Ang ganda ng ginagawa niya doon. Ada may rage siya. Nag-cheese pa siya eh. Siya, Uy! Naku po! Na-silence sa Soulvine. Yung Scepter nagamit na rin. Si Sherry umikot na. Yung Storm! Wow! Naiwan pa nga si Greenstroke. Pero, naiwan nga. Iwan sa drinks. Nakakapala niya yun. Grabe. Ala! Ala, kung makikita pa kaya ito si Greenstroke. Ah, napata siya sa apparition. Apa blast. Wow! Namatay pa nga. Boy, isa-isa sila namatay! Woo! Apa blast? Can't believe what is happening. Ano yun? So, ano dahil namatay, magiging siga sila ngayon dito. Tingnan natin yung buyback status. May buyback lang naman. Lahat. Si Storm pera lang. Pero makakasya niyan. Nagulat ako dun, ha?
Ang sakit nung Storm kanina, 'di ba? Gumugulong lang siya doon sa may mid lane. And kawawa, nawa ako dun sa support nitong Asterisk. Sinong gumulong papasok to si Storm? Nangalahati talaga yung buhay ni eh. So no choice sila kundi mag-back na lang talaga. Ito na, pilitan na yung buyback, guys. And again, ito yung Power Strike. Pipilitan. Ah, pa-blast na naman! Ah, pa-blast na dalawa. Mabibigyan agad dito yung Queen of Pain. Pero gagamit yung H-Shot na Immortality. Bada Bing, may na BKB. Queen of Pain, magbibigay pa ba yung Queen of Pain? Na silence, guys. Queen of Pain, magpapak na ng kanyang BKB. And again, for the reincarnation, gagamitin na with the Omni Slash combination dito sa Sacrifice ng Bounce on Bounce. Sonic Wave, naman na Soulbind pa. Nako, yung Storm dito, yung Scepter. Bailout! Uy, nataligin ni Sispa nga. Matay man yung Storm Spirit dito, nakakuha naman sila ng objective. So kahit na sila yung nabigyan doon, naging maganda para sa side ng Pacific Pink. Kasi syempre magiging open na yung shrine. And yung next Roshan, pwedeng maging mas pabor sa Pacific Pink. Kasi syempre pag na-take down na yung shrines dito ng Asterisk, lakad mode na lang sila kapag tatry nilang mag-Roshan. Loh, yan na. Nullifier. Kanina din eh, na-try na in-nullifier nito si Queen of Pain si Storm Spirit. Kaso na-touch lang. Walang buyback dito yung Storm, guys, ah. Wow. Ang hirap talaga, no? Yung obstacle ng Underlord. Pag humayagran ka dito, pito malis lang sa unahan. Hindi na makakapasok. And etong Light Sealer, ilang beses niyang nakalmo tong tower eh, pero kulang pa talaga ng damage etong si Magic. Tingnan natin, mag-abyssal ba siya later on? Abyssal na siya ngayon. Farm muna ulit para sa both sides. Sa Rosh Pit to Dayanara, magkakaroon ng ng turnaround. Yung Roshan talaga eh. Kaya sila Dexter, M. Reyes, ayan. Huli daw. Huli. Pero kulong. Kaiwi sounds better. Ayun lang. Yung mga nag-aabang din sa Civil War, guys. Malapit na. Ay, may na TV that sisters po, guys. Yes, first game po tayo. Ayun. Best of one. Round robin po tayo. Next game natin is Team Freya versus Asterisk. So, after ng game ng Asterisk na to versus Pacific Pink, meron pa ulit silang laro next game. Ang yaman nila halos lahat, no? Oo, nalugi man sila sa lane pero hindi nila masyadong na-utilize yung kalamangan ng Asterisk kanina. And, kaya ngayon tuloy, di ba? Nakaka-farm sila and nakakabawi. Tingnan natin, ah, yung 11,000 net worth dito, ah, kung babaliktad pa ba ito. Ubusan talaga ng Smoke of Deceit to, no? Kakaiba, ha? Rubik, mayroon siyang Blink Dagger, Boros Strike, with Infest Bomb. Ito na, oh? Blink Dagger. Oh, Boros Strike muna, Infest Bomb. Pumasok na nga, Bidagger Receptor. Ako, Pit of Malice, guys. May sustain, pero nabigyan agad. Sonic Quake sa tatlo. Nullifier din ang kate. Ang sakit. Ang sakit, sakit. Kung wala mang kukombohan ng Soulbind, ginamit naman yung Soulbind para dun sa Nullifier. Grabe nga doon si Queen of Pain. Napakagandang nullifier doon. Commended. Ngayon na-commit pa yung dalawang buyback na... Yung buyback ni Jack ni Sanji. Wala pang buyback ulit ng Confident Storm. Confident sila na umakyat kasi alam nilang walang epicenter. And wala rin pa uwi. Doon si Underlord. Every time na merong rage itong si Magic, aakyat at aakyat lang siya dyan. And again, at meron ng rage ulit. So, antay na lang sila ng creeps dito, mga sir. At saka susulitin din nila yung pagkawala nitong si Storm Spirit. Kasi dagdag pahirap yun sa pag-try nila na umakyat. Yan o. Aakyat. Trabaho lang. Pareso sila nawalan. Pero yung pinapit dito ng Your Scepter. Nako! Sand King, alis pa dyan. Rubik, delikado. Soulbind, na-silence yung dalawa. Na-cold fit yung Queen of Pain. Hindi nakagalaw si Aurora ng bahagya. Pero Sand King dyan, nawala na sa laban. Badabing, magre-resurrect ko dito. Eto na si Magic. Ngangat ka din yung Underlord na napakakun at may sustain. At yun lang, nabigyan. Yung Sand King lang. Loh, ano nagawa niya? Pumasok na yung Storm, mga sir. Gusto nila makabawi ko dito. Pero Juggernaut, namatay. Walang buyback yung Juggernaut. Ibaboy kasi yung Juggernaut dun eh. So ngayon, binatuhan siya ng Silence. Binatuhan pa siya ng Nullifier. And napakaganda nung nakuha dun. Isang Rocks. Tapos nakuha pa yung
tower and uuha pa ulit sila. Mukhang tatry pa sila umakyat ulit eh. Kaya nila to kasi walang buyback. Yung juggernaut yun. At saka dieback pala yung juggernaut. Oo, dieback yun. Kaya susulitin talaga nila. 25 na rin si Aurora ha. Meron siyang scream of fear. Oo, ayan. Ito magiging mahirap. Ulo. Masaya lang sila dito guys. Ayun o, na-fear. So, mahirapan talaga sila mag-def. Kasi yung spawn, di pa naman siya 25 eh. Oop! Lo! Sakit! Wow, ilang. Sayang. Ilang. Sino gusto manalo sa next game? Yes! Nakapag-stream ka na daw, Dayanara? Na? Nakapag-stream ka, ka na ba hindi, daw? Hindi. Tomorrow morning. Yun. Tomorrow morning po. Ayan. Thank you so much. Na-take na nga nila yung shrine dito. Wala pa siyang team. Boss yan, galing ng jug. Yes. Magaling nga yung jugger mo. Sino pa magaling? Ako, Juggernaut. Magaling din ako. Boss, Carlo De La Peña, meron ka bang ano? Yung Juggernaut na Cash 2? Pwedeng bilhin. Bilhin? Oo nga, gusto ko nga yung Cash 2 eh. Magkano yung ganun? Mga 1.5 daw. Parang Arcana din siya. Oo nga. Mas mahal pa sa Arcana actually. Kasi ang Arcana is 1K lang ngayon eh. 1.1. Oo, 1.1. Baka meron ka dyan na boss sa Kaloy. Oh, meron daw kayo dyan. Labatay dyan. May naghanap ako na may bibili talaga. Kasi yung arcana ko, wala na yung arcana ko ng Dragon. Third Roshan. Isang minuto. Hintay nila. And pwede yun na yung maging endgame. Pwede na yun na yung pagkapanalo ng Asterisk. Kung sa kanila man, sila man yung makakuha ng Roshan nito. Bugbugin daw yung idiot spirits. Babae ka ba nun, Dayanara? Bugbo! Idiot spirits? We'll see. Ayaw ko na lang magsalita kasi guys, kung sino yung nata-trash talk, sila yung natatalo eh. Ayaw ko na nga mag-trash talk eh. Kaya papagawin siya ayaw na papagawin nila ako ng video, trash talk ka naman siya. Ayaw ko na, bahala na kayo yun. God bless na lang, God bless mo sa lahat ng mga kalaban namin. Siguro, kung bibidyo nila ako, gaganda lang ako sa camera. Ayaw ko nang magsalita. Hindi lang. Parang ano, lahat tayo dyan. Parang gaganda lang. Oop! Parang hihingi lang. Mary, may BKB na. Kanina pa ba itong storm? And the third Roshan. Mabubuhay na po yung third Roshan. Ayan, buhay na nga. Ate mo Rose Anne, at tinitake na siya ni Magic dito. Oh, double damage! Anak ka nga naman ni Gaven. Oo nga eh. Ngayon pa nga ng pinupain. Meron na siyang Lincoln Sphere. Mukhang hindi nila alam. Nagro-Roshan itong Asterisk. Hindi na rin kaya i-contest eh. Kasi when it comes to contesting the Roshan, wala silang halos buyback dito lahat eh. Pero di naaabot. Akin yung Scepter pa, nakuha ng Roshan. Binigay sa Queen of Pain? Naka-Rubik. Okay, naka-Rubik. At mag-aaga ng Scepter sana si Rubik ko. Pero sabi niya, nah, never mind. Ano kayong bibili niya? Ito na lang, free na lang. Pwede siyang siguro mag-BKB? Or pwede siyang mag... Ano kaya? Hindi ko alam eh. Hex. Ayan, para may hex. Double hex na sa Soulbind, mga ganun. Pero may hex na din si Grimstroke. Yaman. No, mahirapan talaga sila niyang mag-defend. Mm-mm. Pag may Grimstroke talaga, makaka-hex talaga siya eh. With the gold talent and everything. Ay, lumabas pa to. Hoy, nakita na nga. Nahuli. Kapag-kitaw pa nga nung... Shit. And wala rin buyback yan si Sun King. Kasi nag-buyback siya kanina, so cooldown pa. Nang 2 minutes ang kanyang buyback. Tignan natin guys, saan sila pupush further or magka-clash. Sa yung storm dito ha, level 24 pa lang yung storm. Kailangan niya na mag-25. Mas makapag-step. At mahirapan umakyat ng Asterisk. Titignan natin. Akyat-akyat na. Yan na! Nako! Umasap na nga dito. Papatayin yung Underlord. So, one-on-one lang si Magic sa front lines habang mararatrata na lang dito yung barracks, guys. Aurora! Oh, naggamit yung Aegis. But then, delikado dyan yung Storm na Hex! Ay! Aalis ba?
Yun lang, nakaalis pa nga. Na-solve yung dalawa. Nakapag-omnis na dito yung Juggernaut. And you'll scepter for the Rubik Storm. Nasaan ka na? Yung taga-baligtas, Mary popping out the BKB. Bit of malice lang nasa gitna, guys. They are fighting out without the Sad King. Wala malang namatay. Yung Rubik ang unang mabibigyan dito. Incarnation. Wala, wala. Patay ang Raid King. Patay ang Raid King, guys. Storm, saan ka na? Kailangan ka mag-level 25. Patay. Level 25 na yung Storm. Kaya to ng Pacific, ha? So, play safe na lang din. Pack na lang. Hindi na sila habol. Okay na yun. Okay na. Napatay nila yung Raid King, yung dalawang support. At least, kinakaya. Alam nilang kinakaya nila na mag-def pa. Mm-mm. So, yun lang. 33,000 net worth. Nahirapan kasi silang bumalag sa clash. Kasi once na magdikit-dikit sila, ipi-fear lang sila ng ipi-fear nito si Queen of Pain eh. Mm-mm. So, sila mahirapan bumalag. Tapos, meron pang Sight of Vice at meron ding Nullifier. Kaya pa nila to, promise. Pwede nga sila mag-force ng mid lane. May buyback lahat dito sa side ng Asterisk, ha? Oo, ipo-force buyback nga talaga nila. Wala na rin naman kasing tower dito na yung hit pa sa kanila pag umakyat sila. Kaya na-take down na nila kanina eh. Pwede nilang ma-mega to. Mas po-force sila ng buyback dito, guys, ha? May double damage pa. Kain nila to, oh. Wala, yan na. Nag-double buyback na. Papalag sila with that Raid King. Papa-blast, oh. Pumasok pa dito sa Queen of Pain, oh. Sonic Wave. Nagamit pa yung Soulfire na Hex down yung dalawa. Naging baboy sila. Oh my God! Sinong mabibigyan yung Android? Napakakunat Epicenter sa front ng Magic. Si Magic din mabibigyan. Si Magic! Mamamatay din si Aurora! Pero buyback dito gamit ng Light Sealer. Si Aurora, wala pang buyback. Si Aurora, babalik sa laban. Mabibigyan dyan yung Rubik and Pacific. Pa isa-isa dito yung Asterisk. Si Mary, guys. Meron pa siyang Arcane Rune. Ang yam, ang laki ng mana pool dito ng Storm. Masaya. Natin hinihintay mag-level 25 tool si Storm eh. Ang ginawa lang doon ni Storm na nang walit-walit lang siya doon sa may clash na yun. And si Underlord na tsaka si Juggernaut yung bahalang pumuronta. Plus yung Epicenter. Talagang na-burst down nila agad-agad ito si Magic. Kita mo oh. Si Magic ko naubusan ng 3,300 gold. Oh, nandabot nga siya doon kanina. 3,000 din sa Queen of Pain. Almost 12,000 ang na-accumulate ng Pacific Pink dito na ano, na gold. Grabe naman yun. Paunahan lang talaga sila eh. Pero, feeling ko, eto na talaga palag-palag na dito yung Pacific Pink eh. Compared sa momentum kanina, medyo tagilit. Pero ngayon parang sa clash, umaangat na talaga sila eh. 11.25 na nung Storm. Napakaganda nung talent na puro remnant lang. Tingnan natin, guys. Uyo. Kaya po ito pa na Pacific Pink. Walang buyback. May buyback lahat ng Pacific Pink, ah. Tapos ngayon, ang Asterisk, wala. Oh, once na mahuli nila to kahit si Lifestealer. Or Queen of Pain. Queen of it's Pain. Over. Oo, tapos ayun, wala pang buyback itong Rubik. 40 seconds na makapwesto agad sila dito. Tsaka ang kailangan lang naman talaga nila dito is yung ano eh, buyback talaga ng mga core. Kaso ngayon na wala. Confident and, sila ngayon na umakyat yung Pacific Pink. And si Mary yung Storm. Meron siyang regeneration rune. Oo, ayun. Eto na guys, yung bawi ng Pacific Pink. 20 na yung stack sa Bloods. So, ginamit na kayo regen. And Mary, magsispam lang. Juggernaut. Yun lang. Doing the dirty work for Pacific Pink. Paraks muna tayo dito. Nahirapan din sila dun sa may pit of malice eh. Nahirapan sila dumikit. Once na kasi mahul na makulong sila dun, na ma-lockdown sila dun. Siyempre yan, dali lang nilang i-burst down. May pambili nga yung Juggernaut dito ng Butterfly, oh. Yaman din ang Juggernaut mo. Ala, bumabawi na ngayon. Clear muna nila lahat ng waves. Mm-mm. Para hindi makakapag-segue itong Asterisk. Kailangan siguro ng Asterisk dito mag-teamfight na. Kasi, pag napawian sila dito ng Pacific Nick, ang hirap na eh. Walang buyback lahat. Wraith King lang po, meron dyang pang buyback. So, medyo mananalo na Pacific, baka bumalik si Casey. Ano ko? Malay natin. Malay natin.
Wag niyo nang anahin guys, wag niyo nang ipa-comment din guys kasi sinaswerte na daw itong Pacific Pink. Ang apparition din natay, mayroon siyang aga ng scepter. Wala. Pero malapit pa na. Lang. Oo, malapit na 'yan. Malapit na 'to. Masetan lang sila ng Barong Strike, Pit of Malice, oo, yung epicenter combination ng Pacific. Oo. Napakasakit 'di. Eh. Palang-palang talaga sila sa late game. 17k gold net worth is just a number ngayon. Makita naman natin, palag-palag talaga sila eh. Nandiyan na si Casey, nag-comment na. Yun lang. Andito ako, parang yung sa Nemo TV. Andito ako. That's a broken andito heart count. Ako, andito na ako. That's a broken... yung mga chat sa Nemo TV. Nahirapan kasi mag-commit ng clash tong Asterisk eh. Kasi syempre, pag sila yung, pag nag-sort sila, sila yung nabigyan, GG na yun sa side nila. Kasi wala silang buyback dito eh. Kaya ngayon itong Pacific Peak, confident silang gumalaw-galaw dito sa mapa. Kasi may mga buyback sila and ayan, meron silang respo, Storm Spirit na madaming Bloodstone stock. Siyempre, ang dali lang para sa kanya rumespo and umikot-ikot lang din sa map. Isa pa ha, Bloodthorn for Storm, napakasakit na yan. Queen of Pain, Aurora 5 second for that BKB, 5 second din para sa Wraith King. Pag nawala na lahat ng kanilang mga BKB, guys, it is for Mary to shine. Pag naka-Bloodthorn siya dito, either Queen of Pain, hindi tatagal to sa stream eh. Pag click man tong Queen of Pain, bubura din siya dahil sa Bloodthorn eh. Boshan, si Yowie nag-Shadowfiend kagabi. Dito matama ang mga wrist niya. Yun lang. Out. Baka kasi wala ding tama sa kanya yung wrist. Kagabi nga eh, na pumunta nga sa 319. Kasi nagpainit lang siya ng yung sa microwave, 'di ba? Microwave doon sa kwarto namin. Tapos nandoon si Riz sa kabilang kwarto nagsi-stream. Tapos punta ka dito, party tayo. Di, nanginginig pa si Yowie. Eh. Nanginginig. Di. Nag-init na ng pagkain. Microwave lang ako dito. Kilig-kilig. inaasar nga namin. Tingnan natin. Babae ba lahat ng player? Yes, naman. Babae po guys. Si Shan lang ang binabae dito. The rest, puro babae na. Yes po, mga pogi. Eto, tingnan natin ngayon na. Mga pogi, comment naman kayo dyan, mga pogi. ang tunay na lalaki. Sanay magbaklaban na. Ala, for Trojan. No. Wow-wow-wee. Eto na nga ang endgame. We are in the endgame right now. Oh, Storm! Sino nawali na Storm? Ito, Green Stroke na walang buyback! Pacific Pink, yung himala, guys. Mukhang nasa kanila pa ngayon ang alas. Ang meron sa Roshan is, ayan, Refresher and Aganims. Kaya maganda ka ganito. Aganims, tingin ko maganda yung Aganims sa apparition. Ah, pero may Aganims siya eh. Sa Juggernaut. Juggernaut mo na. Asa Storm. Okay, AOE Vortex. Pwede siya mag-AOE Vortex tas Apa Blast bitaw sa gitna. Ayos yun. Kahit yun lang, no? Kahit Epicenter, hindi pa ma-epigay doon. Ubus agad yung HP nitong Asterisk. Tumama lang yung dalawang. Ito na si Mary. Magde-depensa lang. Kailangan nilang depensahan ngayon. Wala! Yung Asterisk down from the 35,000 deficit down to 6K. 6K na lang ngayon. Oh my God! Ayos. Ngayon, ang nahihirapan namang gumalaw is yung Asterisk. Dahil yung map control na sa may Pacific Pink na talaga ngayon. Uy! Hala! Ano? Kakaroon sila ng chase down! Patay ang Juggernaut! Sayang! Wala siya. Pero may buyback naman. Refresher na sa kanya. No, nahuli pa nga siya dun. Nay. Ay, ay, ay. This is not a good one. So, we'll see kung anong magagawin ng Asterisk dito. Nauna na-take down nila itong si Juggernaut. Nahuli pa. Pero mukhang E4 Force buyback din nila itong si Juggernaut. Eh. Tingnan natin mga boss. So, medyo kinakabahan tayong lahat dito. Kaya pupunta na dito. Ito, Asterisk sa bottom lane. Sabi sa'yo, Dayanara, abutan ng isang oras dito. Eh.
Mahina talaga yung mic ni Dayanara. Kasi, ano? Kasi namamainhin. Namamainhin. Uy, sakit. Sakit nga. Yun, na-cheese. Ginamit niya na. Nagulat ako dun. Namainhin. Oh? What? What? Check tayo ng items, ha? Cheer mo naman si, ano, Live Stealer. And yung ano, yung sacrifice ng Wraith King dito, ha. Wraith King, sacrifice. Item check tayo dito kay Bloodthorn. Bloodthorn okay, din. Bloodthorn din. Ang dami, no? Oo. Sino pa kayang may important item? Kaya talaga pag nakahuli sila ng isa, huli talaga. At yung Rubik, ha, magsa-side of vice na rin yung Rubik. Pero kulang pa siya dito na 1,700 gold. May buyback lahat dito ng Pacific Pink, guys, ha. Ayan, boy na nga si Juggernaut. Uy, shoutout kay Boss June Cervantes Abulog. Shoutout sa'yo, boss. Shoutout dyan. Kay Idol June. No, ang nagpaulan ng star sa akin noon kahit umaga pa lang. Sana all. Diba? Umaga pa lang, shining, shimmering na yun. Shining, shimmering, splendid. Sana all. Sana all. Tingnan natin, ha. Shot PH, shot PH. Okay lang, okay lang. Alam, pilitan na. At masaya na ako, guys. Maraming nanonood sa stream po. Yes po. Tingnan natin, ha. Rubik dito. Uy, may pambili na yung Rubik. Yun ang, dito, ng side advice. 300 gold away. Ang yayaman na din kasi maski na mga supports dito, eh. Maski support yung mga kasalubo mo, i-hex ka. Etong Reiki, ma-hex nga yung Reiki. Oo. Ang kulit ng item nila, eh, no? Pag nahuli ka, huli ka talaga. Wala ka ng galaw, wala grabe ka ng naman takbo. Tong item ng Reiki na to. I mean yung set niya. Pero mukhang magkakaroon ng kaguluhan dito sa gitna, guys. At ito yung Sonic Wave na ibitaw. Pito Malis sa gitna. Soul Bite! Saan yung Hex? Hindi na Hex down yung isa, pero yung Juggernaut ikot lang. Naku, delikado. Another Soul Bite! Nagamit yung aring Epicenter with a Power Shock. Enormous Slash! Aurora! Napit daw yung Aurora. Mamamatay ba? Hindi siya mamamatay. Pero buhay pa rin dito yung loob ng Pacific. Gia with a Stolen Power Strike. Epicenter. Uy! Unokotin Slash pa! Lahat-lahat nakuha niya ng Ultimate. Grabe, dutang-duta yung Rubik. Pumasok pa si Aurora. Yun lang, triple buyback gagamitin ngayon ng Pacific Pink. Naka-double damage pala kasi itong si Lifestealer. Oh my so, God. So, nang umangat-ngat lang siya doon sa may Gedli and may buyback pa itong Juggernaut. Hindi ko magbabuyback siya. Itong Storm Spirit din eh. Medyo nahirapan kasi talaga yung Storm Spirit na ulit doon. Kasi halos lahat sila may Sight of Vice and Nullifier din. Grabe yung Rubik talaga makaperform eh. Nakuha niya yung Epicenter at saka yung Omnislash. Pwede-pwede na Snatcher sa Quiapo, no? Si Buddy Bing nasa front lines lang. Isa na lang yung natitira dito na tower. Wala na palang tower. Barracks. Sa sacrifice nila dito. May buyback na naman halos lahat dito ng Asterisk. Kada isang team fight no, 20,000 yung nilalabas. Pero ayun, mamatay lang doon si Badabi. At pakamatay lang. Sacrificial ano lang. Sacrifice lang siya doon sa baba. Best of one lang po tayo lahat, guys, ha. Best of round one. Round robin. At naku. 62 minutes tayo dito. Oo. Parang grand finals na nga yung napapanood natin. Oo, kasi sila talaga din yung dalawang teams na nagtatapat talaga palagi sa grand finals. Isang game pa lang to, ha. Sunod-sunod yung ating coverage for tonight. Walang pahinga tong Asterisk. Dahil after ng game na to... Meron na naman. Oo, meron na naman. And itong game pa na to, mukhang aabutin pa tayo hanggang 90 minutes pa siguro. Tingin ko, mga ganun siguro. May 30 minutes pa tayo dito. Kasi kahit Mega Crystal, kain depensa nila eh. Ang bilis lang din kasi pa-clear ng wave. Oo. Lahat kasi sila, halos lahat, may pang-clear ng wave. Uy! Nakita dito si Aurora! Pero please, yung kanyang Aeon Disc, magpapa... Gia, nahuli! Gia! Wow! Naka-blink dagger. Wow. Pinap lang yung mga BAB nito. Ang layo ng kanyang Boros Strike, ha? Tingnan mo. Papalag ba sila, pero malis. Yung Boros Strike ni Gia, nagulat ako dun, ha? Uy! Layo na, Boros Strike for KJ. Yun lang, yung sa akin, mahuhuli.
Walang buyback yung Sun King, ha? Oy, Sonic Wave muna. Aurora dito na sa Gedli lang. Aurora, hindi pa nabigyan yung Sun King. Walang Raid King, guys. Omni Slash dito. Uy, sa Chris. Magbabas muna sa Aurora. Magic, nakapag-mantas tayo muna. Magic, Soulbind. Nakakalis pa sila dito. Yung Underlord na Hex down. At yun na lang si Magic. Inaangat-ngat na sila dito pa isa-isa. Huh? Wow! Omni Slash again! Oh, Refresher! Uy, patay yung life stealer si Magic. Nabigyan. Nabigyan din dito yung Rubik. Buyback yung Rubik. Aurora pa pala, guys. Babalik sa laban si Badabing. Nakapag-buyback dito yung Rubik, guys. At yung Underlord, hindi ba makakasibat? Kailangan niyang umalis. Wala nga talaga siya si Bat kasi wala na siyang ultimate. Pero mas gusto na si Juggernaut. Juggernaut. And again for Pacific Pink. Susunod na nila to. Walang buyback dito lahat. Oops! Ayun, na-stun pa nga. Ako, hanggang saan kaya nila may titake down yung mga towers. And yung creeps, ayan, tumatrabaho na. Uh-huh. Nakaakyat na pala yung creeps. So, baka rektahin na lang ito ng Asterisk. Wala na rin yung buyback dito lahat ng heroes eh. Oo. Inabusan na nila eh. Nang nawala yung Omni Slash, alam nilang ano pa bang kayang ibigay ng Juggernaut bukod dun sa Omni Slash. Kaya nung nawala na yung Omni Slash, ni Nullifier, si Nylance, at saka Ginoo na nila. Ang bilis lang din nabura nung Juggernaut dun. And mas ginusto nilang unahin yon kasi syempre talaga, Juggernaut yun eh. Nakasayo. Nalugi pa nga sila. And again, yung Rubik, hinahabol na yung ayan. Rubik. Yung stolen barrel strike ng Rubik, parang fissure eh. Sobrang layo eh. May aetherless din to si Rubik eh. Datang-data na may Rubik. Grabe yung Rubik, guys. Yung kanyang po... Ang layo eh. Hinahabol nila yung Rubik. Pero hindi nila napatay and nabigyan ng chance itong si Magic na maka-damage without even the Wraith King sa laban na yon. Medyo tumagal yung laban tapos yung Wraith King nag-respawn na yung Wraith King direct. Nakakapag-save pa nga sa clash itong Rubik, no? Oh, nakatulong na si Direct, nandiyan na. Hi! Ay, nako dito si ano, sila boss nandito. Anyway ha, yun na, yung last team fight doon na nakita natin na yung mukhang ako na lang magde-director dito. Yung last team fight natin doon, guys, nagdi-create ng laban, Rubik, dutang-duta yung Rubik. Ang ganda ng pinakita ng Rubik. Dun. Pero syempre, next game, meron pa tayong Asterisk versus Team Freya. Team Freya naman yung Natividad Sisters. Ayun. Last 3. So, abangan nyo yun. Dire-diretso tayo. Best of 1. 5 po yan sila lahat na teams dito sa Lupon Female League. Isa lang po ang matatanggal yung lowest score sa ating round robin. So, ayun na po mga... Ano yun na si Direk yun? Direk? Magsha-shoutout mo na ako dito habang wala pa sila. Anong gagawin natin dito guys? Nakatulong yun si Director dito eh. Ayan na. Uy! Ayan na. 30 minutes na kami nagsasalita dito. 30 minutes na kami nagsasalita dito, boy. 30 minutes na kami nagsasalita, oh. Tapos na kanina, ma. Go na, pakiyanan na. So, ayun po yung next natin na, ano guys, next namin na match is Freya at saka Asterisk, yung ating Natividad Sisters maglalaro, guys. So, abang-abang lang kayo, guys. We will be right back dito sa Kuya Nick Channel. At chill lang po kayo dyan. Huwag niyo kalimutan, kumain muna.